Lord, we thank you, Lord, for this wonderful time and given sa pagsa sa amin. Salamat ama sa rest na gagawin sa amin. Salamat ama sa pag-iingat ng puso sa amin na pati-kumi ng Saint Vincent sa Lugan ng Panginoon, especially sa mga kapatid natin na nasa palagi ng Panginoon. Thank you, Lord, for your grace and mercy, Lord, sa kanila. Nagkaroon ng effort na mga kasama namin sa gabi nito. Thank you, Lord, for the love that you have bestowed on each one of us, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyo. Biyaya sa araw sa buhay, Panginoon, despite of our shortcomings, ikaw ang Diyos na patuloy ng pupuno nito sa buhay, Panginoon. Puli ka sa gabi nito, Lord, patuloy ng pangkawa sa amin ng mahalagahan. Yung mga salita sa gabi nito, ito po ay magbigay ng kalimalagahan at premas at mga buhay, Panginoon, upang patuloy ko namin magamit ito para sa kalalago ng ating buhay sa gabi nito. Salamat, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin pinagkakatuwala ng gabi nito sa aming pag-pag sa galing ko ito kung makita, Panginoon, Diyos niya sa instrument at naluhin ang mga salita upang umikit pa po namin maunawaan ang iyong mga nice parating sa atin. Wala po kaya ng Panginoon sa iyo po kung pinagkakatuwan ang mga Panginoon at Lord. Diyos niya, Lord, sa blessing. So, channel up your blessing, Lord, sa mga kapatid sa atin. Sa iyo po magpuloy ng Jesus name. Amen. So, yung title po na kami, share sa inyo yung mga tao ko, Turn on the Light. So dito makikita natin kung pinatay natin ang ilaw dito, wala tayong makikita. So we need to turn on the light. So mayroon po akong isi-share na isang kwento. Hindi pa ako kwento ito. It's a true story. Si David Attenborough, a biologist, once shared an unbelievable experience while on the ship. Kasi nasa lahat sa bako. While they're sailing in Indian Ocean, the seas beneath them began to glow. Bigla ko nagliwanag ng dagat doon sa ilalim ng hapon ng sisig sa kalagitnaan ng dagat. Mga tayo, siguro madilim na madilim yung siguro zero visibility talaga, total darkness. Kung nakita silang liwanag na bigla na nag-grow sa ilalim nila. After 50 minutes, the ship was completely surrounded by luminescence. So, alam na natin yung pag sinabi ko luminescence. Diba? Ito yung sinabi ang ibig sabihin ng luminescence is the emission of light by a substance that hasn't been eaten, in short, it referred as all life. Ito yung maliwanag na liwanag din siya. Kung nakikita yun po yung mga litak-tak, hindi siya kainit, di ba? Pero nag-glow siya in the dark. Yun, yung sabihin mo, to make sense. So, it depends on the source where it comes from. And this one is produced by bioluminescence, yan. Produced by living organisms. So, dapat yung mga living organism na mayroong capable of emit ng light na katulad dito na nakita niyo. Ito even. Ito yung mga organisms na pala sa dagat. Kung dito naman sa lupa, ito yung mga park lice at yung iba naman sa mga deep sea creatures. So kung meron kayong punan load kayo ng alam mo yung dokumental sa TV na yung deep sea exploration. Di ba meron mga parts naman sa dagat, sa ocean na talagang total darkness na wala ka nang makikita, zero visibility na. And then, nalabas sa atin, makikita ng mga yung mga nandun sa pinakailan ng dagat na yun na talagang may mga creature na talagang nag-glow in the dark. So, ito yung sabi ni David Attenborough dito. So, this marine biologist described this event as bioluminescence, which is a bacteria produced by living organism and bacteria feeding on algae population about 600 miles wide. So, napakalawak ng ano na yun, yung mga ano na ito na nagbigay liwanag sa paligid ng bago na yun. So, he was amazed on those lights na nag-fix sila doon sa mga, ano, sa mga maliliit na algae at algae o algae, doon sa dagat na yun. So, these great creatures were emitting their light while feeding on these algae. So, siguro, kung pinapakaya sila ng mga ganun, nag-iimit sila ng lights. So dito sa Sermon on the Mount, inan ni Jesus dito sa kanyang mga disciples, Jesus quoted in Matthew chapter 5 verse 14. Matthew chapter 5 verse 14, sabi dyan, "You are the light of the world." Kayo ang ilaw lang sa libutan. You are the light of the world. So, bakit po kinut ito ni Jesus that we are the light of the world? Bakit siya pinong dito sa bawat isa sa mga disciples niya? And even the last day ay pinapangit niya sa bawat isa sa atin. So ano po yung mga dahilan? Ano
ano ba yung mga reasons bakit patuloy itong sinasabi sa atin ng Panginoong Jesus. During those times, nung panahon ni Jesus, napaka-importante ng liwanag, napaka-importante ng ilawan. Dahil talagang wala pa po na yung ilong araw. Talagang when you travel alone on the road, wala talagang may ilaw-ilaw sa daan. Yung flickering light, isang tanda na makikita mo sa total darkness, napaka-importante na meron mong talagang dalagalang liwanag sa panahon ng biblical times during the time of Jesus. So bakit ito pinuntan ni Jesus, how important this light is? So meron pa po tatlong ipinigay sa inyo. Number one, why Jesus quoted that we are the light of the world. Number one is, light is precious. Number two, light is prominent. And number three, light has its purpose. Merong purpose, pating merong liwanag. So, discuss po natin yung bawat points na doon na binigay sa atin sa gabi ito. Ano ba natin mas deeper pa? How important the light even sa atin bilang mga mananampalataya. So number one, light is precious. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 14, as I quote before, you are the light of the world. Si Jesus dito ay nagsasalita sa mga disciples niya o sa people around him in the surrounding people sa sermon to sa mount. Jesus speaking to the people who understand the value of light. Ito yung na pinapaliwanag niya sa mga tao yung kahalagahan o yung value ng light sa pamamanaw na yun. Unlike today, there's an abundance of light. Diba? Kita nyo mo pag nag-travel tayo sa tahan, talagang yung mga lalo dito sa Middle East, talagang yung ilaw sa pasada, makikita mo napakaliwanag. Hindi mo na kailangan gumamit ng headlights upang maliwanag yung darakan mo. Talagang napaka-value ng liwanag niya na sa panahon natin ngayon na na-enjoy natin sa panahon natin ngayon. So tayo ba, pag nasa taas tayo ngayon na ito, diba? Pagpalanding na tayo, makikita natin yung napaka-daming liwanag sa baba na okay pa pala din. We are praised na napaka, na nung panahon niya Jesus, hindi nakikita yung mga bagay ngayon. And then at the same time, kung makikita natin yung mga mapa, yung mga Google map nung panahon na yung about between North Korea and South Korea. South Korea, napakaliwanag. And then, yung Google map ng North Korea, napaka-dilim, napaka-limited ng ilawan. Ilawan nila sa pagkakaroon. Dahil ano natin yung eksplosyon sa North Korea. Limited lang ang pagkakit nila ng resource of life nila. Pero sa panahon natin ngayon dito sa mga bansa natin yung pinagkatrabaho o meron na dito tayo ngayon sa Pilipinas, napaka-abundance ng light. Napaka-dami ng mga ilawan na nakikita natin sa ating paligid. So, unlike today na na-enjoy natin yan, noong panahon ni Jesus Christ, daylight, light was scarce, napaka-limited naman ang mga ilawan ng panahon ni Jesus. So during those times, ang ilaw, ang liwanag is very precious to them. Napaka-precious sa kanila ng liwanag sa panahon nila na ating Panginoon. So sabi nga, bakit napaka-precious ito? So let's talk about why light is precious. In Genesis chapter 1, chapter 2 to 4, beside that. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And then verse 3 is there. And God said, let there be light, and there was light. And verse 4. So verse 4 says, and God said there, and God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. And during the creation of the world, nakita natin yung kalagahan ng liwanag from the darkness. So dito nakita natin na napaka-precious na liwanag ng kaliwan. So first thing that God said as done was done in Genesis chapter 1 verse 3. Na ito yung pinakita niya, yung pag-create niya ng liwanag. So anong significance ito sa atin sa buhay natin bilang mga
Christian. We are created by God to be light of this world. Amen po ba? To be the light of this darkened generation, Lord. On the part of this world, na talaga we are being covered by the darkness, or by the power of darkness. We are considered by God. We are being yung inaatay ng Lord na gawin, maging liwanag tayo sa mundo nito. Sino gagamitin ng Panginoon? During those times, ang Panginoon, when he formed this earth, total darkness, and then he created that. Sa panahon natin ngayon, tayo ginawang liwanag ng Panginoon sa mundo nito. As a Christians, na tumanggap sa ating Panginoon, sa ating Diyos at sa ating Panginoon. So, our life, ay talagang nagliliwanag or sa panahon niya. Ano po? Kaya lang kung makakasagot niya sa ating relasyon sa Panginoon, how our relationship with God, o kung paano ba natin tayo ng pagkakalang sa Lord upang maging liwanag ng isang tatay ito. So light is precious because Jesus was the promised light. Amen po ba? Ang Panginoon natin Jesus ay isa sa mga ipinangangong liwanag ng sanlibutan ito. Amen po ba? Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 2, Isaiah chapter 9 verse 2, the people walking in darkness had seen a great light. On those living in the land of darkness, a light was known. So, dahil sa nakikita ng Lord na darkened ang mundo ito, maraming mga tao ang naliligaw ng ligtas, ang buhay nila ay manilim, malakad sila sa kaliliman, hindi nila alam kung saan sila pupunta, walang direksyon ng buhay nila. God sent His Son to be the light of this world. Amen po ba? At the same time, tayo pagkagamitin ang ating Panginoon Jesus to be the instrument of light of Jesus to this world. Amen? Tayo ang instrumento, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Hindi pa ba ang Panginoon para sa kanila, hindi tayo ang gagamitin ng Lord sa instrument for them, para maging liwanag ng isang tatang ito. So anong reason bakit ka niligtas ang Panginoon upang contento naman tayo sa ganung pagkakataon, kundi may purpose ang pagkakaligtas sa ating Panginoon to become a light on this world. So, we as God created on His image is considered and called as light bearers. Tayo po ang tumatahan o light bearers po tayo. May liwanag po tayong hawak-hawak o dala-dala sa buhay natin bilang created ni Lord at iligtas na natin ang Panginoon Jesus. Amen? To give light on this darkened world. So, napaka-importante po na tandaan natin na we are precious. We are precious as light na katulad ng ating Panginoon Jesus. Ay precious sa ating Panginoon bilang liwanag sa sanlibutan ito. Which means you and I is precious in the sight of God. Amen po ba? Light is precious. Napaka-importante at napakahalaga. Once we say precious, talagang very, very important. Napaka-valuable. Yung value dito sa atin bilang mga anak ng Diyos ay hindi kaya bayaran. So this is the kind of thing na dapat na mayroon tayo na hawak-hawak natin wherever we are, wherever we go, to be the light bearer of this world. So, how do you think you are precious, invaluable in the sight of God? Ayun ba, naisip ko ba na tayo ay precious, invaluable in the sight of God? If not, Jesus said, sinabi sa atin, kung hindi anong naisip nyo, sabi ng Panginoon Jesus, Jesus said, you will be a light of the world. And this is what Jesus said. He says that you are the light of the world, which means we are precious and valuable to Him. So, as God, as the source of light, ang ating Ama nasa langit, He sent His Son to be the light of this world. And we are as precious as we receive Jesus as our Lord and Savior, we are valuable and precious to Him to be the light of this world. Amen? So, light is precious. Pangalawa,
light is prominent. When we say prominent, something stands out or noticeable. Something that is stands out or noticeable. Ito yung sinasabi na someone, kung magsinabing prominent, kung magsinabing natin prominent, prominent politician, prominent star, yung nangingibabaw, o sikat, you know, prominent, mga philanthropo or scientist, o mga kilalang tao, pag sabihin ng prominent. So tayo pala ay prominent. Amen ko ba? Light is prominent. We as light bearers are prominent. Ibig sabihin, dapat noticeable tayo. O baka tayo pa na ay nakatakot. Yung ilaw natin as light bearers. Ngayon nakatakot tayo sa isang pusundo o sa isang tanging lugar. At hindi nakikita ang ating liwanag. So tanda natin, we are created to be the light of this world. We are saved to be the light of this world. So we should be and we should stand out and be noticeable sa mundo dito. Kasi napaka-importante po ng liwanag. Sabi niyo po, pagka may dalangang ilaw sa isang lugar na walang kaliwa-liwanag, kitang-kita ang liwanag na yan sa kaliliman. Amen po ba? Amen. So how much more time to us, we're not talking about physical light, we're talking about how our light nakikita yung liwanag sa mga tao na nilignan sa mundo. Amen po ba? Yung mundong nilalakad natin ay nasa katiliman, mga kapatid. Yung mga tao nakakahalogino natin na under the influence of darkness, sila lahat ay mga tao naliniglan. Paano nila makikita na tayo ang liwanag kung hindi natin papakita sa kanila na tayo ang mga light bearers. Nakikita sa ating liwanagan na meron tayo, which is the Lord Jesus Christ as our light. Amen po ba? So, marami kasi sa atin na potential na tayo sa salvation of what we have. Hindi na namin napapractice na pagningasin dahil yung ilaw natin na aandam-andam. Yan kasi mga napatok na yung liwanag. Parang nananalangin. Parang kandilang focus na yung liwanag. So, I hope na palagi natin dapat pag-alabi yung ilaw natin, which is our life, our lifestyle, our relationship, our kung paano tayo namumuhay na makikita yung prominente yung totoo ka bang anak ng Diyos, totoo ka bang disciple ni Jesus Christ, totoo ka bang tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo, which is the basis kung natalaro meron kang liwanag na dala-dala ng Kristo ang ating Panginoon sa Kristo. So sa Matthew chapter 5 verse 14-15, sabi dyan, verse 14-15, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. 15. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. So, hindi ka magsisindi ng ilaw sa gitna ng kadiliman at ilalagay mo sa ilalim ng mesa o itatago mo sa isang sundo. Ang ilaw ay ilalagay sa isang lalagyan at inilalagay sa isang lugar kung saan makikita ng lahat ng tao na kapaligid sa kanya upang maliwanagan ang kapaligiran. So tayo, nabubuhay tayo, nakikipag-socialize tayo sa mga believers, nakikipag-socialize tayo sa ating mga workmates na hindi mananampalataya, sa ating mga kaibigan, sa mga kapitbahay natin. How do we... Yun, tanong dito. Ano ba natin pinapagliwanag yung ilaw natin na nakikita sa buhay natin. The way we speak, the way we laugh, the way we talk to them. Are we a blessing to them? Are we a blessing to those people around us? Narayuan sila ba ay nag-bless sa atin? Sila ba ay namupulihan nila ang Panginoon Diyos sa buhay natin, sa pagkasalita natin, sa pagkilos natin, sa pagpagsalubungan natin sa kanila. This is the sign that we are the light bearers. That we are the healthiest light sa buhay natin. So, ito question ko sa bawat isa sa atin yung kasama ko kasi ako po yung share nito, ako po yung tinuturo nito. So, marami sa ating guilty sa mga ito kasi natuto tayo nakakumpay sa isang sulo. Parang ayaw natin lumabas sa ating comfort zone para makita yung iliwanag na mayroon tayo dapat sa buhay natin. Especially sa family natin. Unahin na natin yung pamilya natin, yung mga believer ko natin kapamilya. So, how can we assess
talagang andyan lahat ang challenges natin how to be the light bearer in this world. Kasi sa ito na tayo napunta, how much more pagkasama pa natin yung ating mga pamilya. So napaka-important natin ito mga kapatid. So dito sa 14:15, sabi rito, the light does not produce to be hidden under the bowl of summer else. Hindi dapat ito tinatapos sa lupa o sisulog, isang sulog lamang. They put it in a place for everybody to see and give light to these surroundings para makapagbigay liwala sa kanyang kapaligiran. Remember, being created in the image of God as light of the world, we are here to put and bring out the God's color in this world. Ilabas natin ito ang kulay ng Diyos sa ito. Amen po ba? Kung sino yung Diyos, so yun ito ang kulay ng mga kusili ba ang Panginoon, may pakilala natin sa kanila ang ating Diyos na daladala natin sa buhay natin, which is the God of life. We are here to put and bring out the God's color in this world. God is not a secret to be here. Hindi po sumpeto si Lord, susuruhin mo lang yung salvation na mayroon ka o yung blessing na mayroon ka na pinanggap mula sa Diyos o yung liwanag na tinanggap mo sa buhay mo ay tatapon mo lang sa Diyos, sa sarili mo. Amen po ba? We are to be, to share His life and to give His gift to everyone else. God is not a secret to be kept, and we are not a secret to be known and as followers and disciples of Christ. Ito pwede maging sikreto ka follower niyo. Pero ngayon, eh, ginapagin sa Bible, secret follower. Secret na secret. Si Jill Joseph, mama na rin yun. Parang nandali siya sa village, yung masulo-sulo. Pero follower siya ni Jesus, pero hindi siya nakapakilala na follower ni Jesus. Tayo ba gano'n, mga kapatid? Secret follower lang tayo ni Jesus. Hindi kaya secret na lang. Ngayon ka na sa Iglesia ka ba? Medyo nananig pa sa lugod. Parang naiyakan mo ba? Kailangan na isa na yun na Kristiyano tayo. Ako noon, medyo ganun pa rin ako bago pa ako Kristiyano. Kasi aasarin ka ng mga klase mo at sigat mga kaibigan. Ah, pwede kayo. Di ba ginagawa tayo? Praise the Lord ka pala, praise the Lord ka. Parang naiyakan pa tayo. Pero ngayon, eh, dapat we are proud to be a Christian. We are proud to be the followers of Christ. We are proud to be the light bearers of this world. Kasi time is coming. Napakalaki. As we can see, sa mundo nito yung nangyayari sa kapaligiran natin sa Pilipinas, sa Middle East, around the world, nakikita natin sa Google kung paano kumikilos yung ginawa ng kalaban sa bawat aspeto ng buhay ng tao ngayon, sa lahat, sa social life ng tao, sa media, sa social media, everything, nakikita natin yung dalawang malata. So how can we separate ourselves to be the light of this world? We are just a secret follower. Hindi natin nilalabas kung sino pa lang tayo bilang kakasulad ng ating Panginoon ng Diyos. Iba nakakalungkot mga kapatid na we are saved by God, pero hindi natin nagagamit. Hindi tayo papagamit sa Diyos para maging ilaw sa mundo. Which is, masakit na katotohanan minsan sa buhay natin kasi minsan hindi natin pinagawa ng Panginoon. Siyempre, dahil natin, tayo, specify natin. And then ito yung mga bagay na marami pa tayo kung dapat pag-usin sa buhay natin ng Kristiyan. So yun na. Sabi nga eh. And we are not a secret to be known as followers and disciples of Christ. Hindi dapat sikreto. If we profess to be a Christians, if we profess natin ang Kristiyan na tayo, dapat we are proud to be a Christians. Yan ang luba. So, we are the light to shine publicly. Ilang tayo kung dapat mag-shine publicly. Take note of the word publicly. Hindi lang dahil sa pamamay, pati lang sa asawa natin tayo light. Di ba? Sa mga partner natin, bakit hindi tayo light? Sa family natin, hindi tayo light. Kung pala, i-wish na. How much more publicly? Paano mo siya tatanhin? Yung liwanag na yan. Outside. Sa ano. So, napakaraming bagay pa tayo ayusin sa buhay natin. The shines of the city. We are the light to shine publicly like a light that shines on the city in the hill. Ito yung binagay natin sa verse 14. Sabi nga, you are the light of the world. A star built on the hill cannot be hidden. So pag nilagay sa pinakamataas na parte o bahagi ng lugar, kita-kita ng lahat na nakapaligid.
isa. Just like yung ano, yung tawag ko sa dagat yung ano, yung lighthouse. Sa gitna ng kadiliman sa dagat, yung pinakita lighthouse, ito ang nagiging guide ng mga nakapagpo, para pakita na rin. Ibig sabihin, there's an island nearby. Para may iwasan mga kamagas. There's a total darkness sa paligid. We like a lighthouse din dahil sa gitna ng kadiliman. Amen po ba mga kapatid? So, para po sa atin na ito mga kapatid. So, during Jesus' times, the light was but put in a basket to light the house. Similarly, a light bearer is also prominent. Dapat yung sa nag-bear ng light na ito, sa light bearer, dapat maging prominent. Dapat kilala. Amen. Kilala ng Kristiyano. Kilala ng born again. Yung born again na maayos na hindi yung born again na masaway. Ako may kilala ko bilang born again, pero born again pala yan. Akala ko, ano eh. Di ba? So, may sabi ganun eh. Akala ko, pag ganito ang buhay niya, hindi born again pala siya. So, hindi ganun dapat ang makikita sa atin. We should be aligned na kilala sa mga ito na talagang followers ng ating Panginoon. Yes, Christ. So, our virtues are on display for the world to see. Yung kaalagaan natin ay dapat display natin para makita sa dunia natin. Nung mga tao nakapaligid sa atin. Whether we are in the neighborhood, workplace, and even in our own homes. Isa sa tingin natin mga bahay. Kaya napakapalad yung mga nakalakihan natin tayo ay napaki-Kristiyano, mga magulang natin siya. Napakapalad natin kasi lumaki tayo sa isang bahay na lahat tayo Christian. Pero sa part namin, na ako lang akong naging Christian, talagang I have to be a light to my family, to my brothers, sa mga kamag-anak ko. And praise God, marami naman ang naliwanagan sa buhay. Kasi nakita rin yung pagpapako ko. And by God's grace, nakatagal yung mga pako, nakatagal yung kapatid ko, nakatagal yung buhay ko. That's a good thing. Na and still working ako sa iba ko pa ako mga kapatid na talagang ano sila sa 80 lang. Pero time will come that this is the plan of God na maligtas sa bayan natin. Amen po mga. Dahil totoo naman tayo sumusunod sa ating Panginoon. So, Jesus wants us to live as visible lights. In time visible, kailangan visible tayo, attracting attention towards God. Amen. That is the significance of life, being the light bearer. A light bearer is also an intentional. A lamp is being lighted not to be covered, but to be put in a lampstand. In a lampstand to gain light. Ilalagay siya sa lampstand para mabigay liwanag. Para kung wala ko kami kwente yung pinakaliwanag namin sa bahay. Sugat ang pawis sa kasaya. Nakalala ko pwede. Yung bigas pa ng mga pinote tapos nilalagay namin sa so, in the same way, we should find ways and means to let our light shine. Dapat gumawa tayo ng paraan, ng daan, upang to let our light shine. Gawin natin ano, panatilihin natin na palagi nagliliwanag ng ating liwanag. Reflecting Jesus on this dark world. Kailangan nagre-reflect si Jesus sa buhay natin. Paano po yun? Gawin natin ko yung pinapagawa sa ating be a blessing, be a light, those people around us, pakita natin sa kanila kung sino ang Panginoon Jesus, pakita natin sila kung ano kabuti ang Panginoon sa atin, at gano'n ang kabuti ang Panginoon sa atin. Amen? We should be a light bearer in this world. So, dapat, are we intentionally shining? Intentionally shining ba tayo or pag gusto lang natin mag-iwanan? Sometimes, parang gano'n. Pero dapat intentionally reflecting God's wherever we are. Intentionally shining, reflecting God wherever we are. Kahit saan lugar tayo, kahit saan tayo pumunta, wala kang pinipili mo ka, kailangan mo siya ang liwanag natin. Ilang na sa mga Diyos. Amen? Praise God. Sa naman po sa panaginip. Another thing is, life has purpose. So buhay natin bilang liwanag, meron na hilang o purpose. Sa Matthew 5 verse 16, Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others,
that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. This is the purpose. Okay, we have to be the light. Kailangan din mag-shine upang mag-glorify ang ating mga kasalanan. Let your light shine before others. Light has purpose. The purpose is to bring light. Ito yung purpose ng buhay natin bilang liwanag sa mundo ito. As an instrument of light of our Lord Jesus Christ. To be a light of this world. We are to have a purpose. Ano ba yung Ephesians chapter 2 verse 10? Sa ito natin. Ephesians chapter 2 verse 10. Ito po yung purpose natin. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us. In God. Amen. We are God's handiwork. Tayo ay yung crafts ng Lord. Talagang ano tayo? Ginawa tayo ng Panginoon. Created in Christ Jesus to do works. Ito yung purpose na meron tayo bilang saved, bilang makaligtas, namiligtas ang Panginoon ng Diyos. Nagampanan ang purpose na yan na pre-depend sa atin in advance for us to do. Ibig sabihin ang plan na, this is the plan of God for us bilang mga nanampalataya. So ang purpose natin is to do good works. Our purpose is to glorify God. Amen? Gawin ang mabuting gawa, gawin ang mabuting bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. At the same time, our purpose is to glorify God. Glorify Lord sa buhay natin. Mag-glorify siya sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Mag-glorify siya sa lahat ng ginagawa natin. Mag-glorify siya sa lahat ng mga bagay na sinasabi natin, iniisip natin, at mga bagay na nakusama tayo na dinadala ng Diyos ay siya patuloy na naluluwa natin sa buhay natin. But ever we do, napakaliwanag po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Lagi natin sinasabi ito, kapapinan ito ni Brother Jung na mga sabi dyan. So whether you eat or drink, whatever you do, do it for the glory of God. So one aspect of being a light bearer with a purpose, a prominent light, yan, yan na tayo, is to glorify God sa buhay ng Lord. To do good works that God has done. Na gusto niya ipagawa sa mga sasabihin. May isay, totoo naman, yung natin kailangan ng good works para magkakas. Ibang good works ang sinasabi ito. Ito yung resulta ng pagkakaligtas. Para gawin yung mga puting bagay na bilang liwanag sa sarili ng Amen? Para makita nila kung sino yung Diyos na sinasamba natin na nagbigay sa ating kaligtasan sa mundo ng Panginoon. So whatever you do it for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. What goods are we willing to do? Ano ba yung mga mabuting bagay na dapat nating gawin? So, napakarami kung mga bagay na hindi mauubusan ng mga mabutihan, ng mga bagay na mabubuti na pwede nating gawin to give glory to our God. Amen po ba? A simple thing, a simple prayer, a simple encouragement, a simple hi, a simple napakapayak ng mga mabubuting gawa na mag-glory pa yung Panginoon. It is a good thing, a good works na pwede nating gawin sa mga hindi naman malaking bagay, pero darating tayo sa mga malalaking bagay. Talagang pagkulitan ng papagayin sa Panginoon. Amen? So, our purpose is to glorify God. Amen po ba? Purpose ng light natin, ang buhay natin as light is to glorify God. Light is precious. Light is prominent. Light has a purpose. We are the light of this world. We are prominent as light of this world. And we are as light as a purpose. Amen? Ang daming mga kapatid, yung kaalagahan ng buwanan niya, meron tayo bilang light bearers. Napaka-precious natin as light. Ibig sabihin, pag-light ka, lalapitan ka. Nakita niyo yung isang liwanag sa madilim, yung sa poste ng ilaw,
Di ba maraming naglalapit ang mga wait, parang sa pinipad lang kung ikaw. Kasi attract sila doon sa ikaw. Ganun pa tayo, mga kapatid. Nakaka-attract. O iniiwasan tayo. So just nakapanood mo sa pag yun ang nangyayari sa mga. Huwag nila mo maraming kaiwasan. Ang kapatid kaya, ang kapatid kaya. Kasi boring daw ang Christian life. Kasi pag nakinood ka, walang paborehan. Kasi everyday is an excited. Everyday is the new one. Amen po ba? Pag mayroon na boring ka, there's something wrong sa buhay. Hindi mo na-enjoy Christian life mo. So our purpose to glorify God. We as a light is precious. Tandaan mo natin mga kapatid. We as a light is prominent. Ibig sabihin ng prominent, kilala tayo bilang Christian. Bilang light bearer, bilang tagasunod natin ng Panginoon Kristo. We as a light has a purpose to do good works and give glory to our God. Amen? Amen. So let us remember that these three at i-apply po natin ito sa ating pamamahay. Napaka-exciting nung message nito. I made it to the point na talagang maging directly to point tayo sa ating discussion. Kailangan tayo palibuti para makita talaga natin kung ano sarili natin sa harapan ng Diyos sa pagdating ito na as the light of this world. So, to continue shining, ano dapat natin gawin? Let us connect to the source of light. Yun ang importante. Diba? Tanggali mo yan. Yoko mo yan. Pumunti mo yan. Wala na liwanan yan. How much more tayo as a Christian? Pag tinunong natin yung light niya, tata. Kailangan, ano? Always connected. Kailan tayo nakakonect? To the source of light. John chapter 8, verse 12. Last week. John chapter 8, verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of night. Sino po yung light of the world? Sino po yung source of light? Kailangan ako rin kayo sa Panginoon Jesus. Amen. Para pag-iliwanan tayo, hindi na tayo lalakad sa ating lima. Amen po ba? Amen. Baka maya, inalobat na yung matiling natin. Tayo ba mag-alobat na yung cell phone natin? Saksakit tayo para tuloy-tuloy yung ano, enjoyment natin sa ano natin. How much more we as a light, kailangan always connected tayo sa source of light. Which is no other than our Lord Jesus Christ, which is the light of God. Yes, what they claim. I am the light of the world. Whoever follows me, bilang tagasunod ng Panginoon sa Kristo, will never walk in darkness, but will have the light of life. Magiging paliwanag ang buhay natin, magiging pagpapala tayo, mag-glorify ang Panginoon, magiging prominent tayo sa Christian, magiging takalagay natin sa gitna ng patiliman. At nakikita talaga tayo kung sino tayo sa Panginoon. Tandaan natin, to continue sharing, let us connect to the source of life. Our eternal source, no other than our Lord Jesus Christ. He is the light of the world, and you need to connect to Him to have this light and shine. Amen? So let's understand the three things, how important the light is. We are precious, we are prominent, and we have a purpose. Amen? Amen. Tanong, are we the light? Ang tanong sa bawat sa atin. Turn on the light. Turn off the light. Kaya pinalitan ko yung title, Turn on the Light. Kaya lagi tayo nakabukas yung ilaw natin. Kaya pag ganda lang, wala namang bakyan. Kasi sa kuryente, titipid tayo, napatay natin. Pero yung pagkakaroon natin external source other than our Lord Jesus Christ, palagi dapat nakasaksak tayo. Amen po ba? Speed, babad tayo sa presensya, babad tayo sa kanyang salita, babad tayo sa fellowship, babad tayo sa communion sa kanya, babad tayo sa prayer. And this is our external source. The source of our life is the Lord. Amen? Thanks be to God. So, pray mo na namin sa message sa mga kapito. Thank you, Lord, for giving us light to understand, Lord, yung topic namin sa kapito. Salamat, Panginoon, for enlightening us, Lord, ng mga luwa namin ng pag-agalan ng bilang night prayers, Panginoon. At ulit, pumigil ang kapangyarihan dito, Panginoon, na mga luwa namin, Lord, ng pag-agalan ito sa buhay. We as a Christian, yung tagasunod ng Panginoon,
pag-iiliwanan natin sa salamatan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, for reminding us, Lord, that we had, that we supposed to have this kind of life, Lord, sa buhay namin, Panginoon. Pagpatuloy ka magmalati, pagpatuloy ka sa buhay namin, Panginoon, sa mga magkakasalamuan namin sa mga Lord, may kasa blessing, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa lahat ng ginagawa, sa lahat ng sinasabi, sa lahat ng inisip, upang maging pagpapala kami at blessing sa mga kapatid-isan, especially sa mga family-givers, Lord. Thank you, Lord, for your love for us, Lord, and reminding us again sa gabing ito.